Asa na ba yung 10 minutes na video dito sa TikTok para makapag-record tayo ng mahaba-haba? Kasi feeling ko ang dami kong gustong sabihin. Una sa lahat, masyado akong nabigla at nasaktan sa nabasa kong balita. And you know, sa Philtech Care, talagang pakialamera na tayo dito. Lagi na tayong pinagsasabihan na pakialamera. So, sagad-sagarin ko na. Nakaka-shock lang kasi yung isang 17 years old na babae na ni-rape at pinatay, nakatira siya sa napakalapit lang sa amin. So, nagulat ako kasi hindi lang ito first time eh. Iilan na ng mga kabataan na na-rape at pinatay sa mismong syudad namin. Siyempre, sa isang syudad, maraming mga villages, diba, o barangay. So, wag na nating isiwalat dito for privacy purposes. So, sa tingin ko, anong nangyari? Bakit ganito? Kasi, alam niyo po, bago tayo nagbago ng administrasyon, ang laging sinasabi sa akin ng mga kapamilya ko, safety na sa Pilipinas eh. Nakakapaglakad-lakad na sila. Ang takot ay yung mga gumagawa ng masama. Pero, bakit ito ang nangyayari ngayon? Hindi ko talaga ma-attempt na isipin na yung mga babae ay walang seguridad kapag naglalakad. At isipin mo, lumabas siya para makakuha lang ng load. Ano to? Awakening to. Ang dami pwedeng sektor na pwede nating sumbatan eh. Una, diba mayroon na tayo sanang mabilis na internet? Dapat, gawan na natin ang paraan na wala na yung iload-iload na ganyan. Diba? Kasi dun tayo nagiging mas pobre. Akala natin nakaka-save tayo ng pera. Pero mas nagiging malaki yung binabayaran natin kasi paunti-unti yung load. Bakit wag natin gawin na monthly services or weekly services? Kasi nakakaawa yung mga bata na gustong mag-aral. Which ngayon talagang gumagamit na sila ng internet. Kaya tingnan mo, kailangan niyang lumabas tapos hindi na umuwi. Tapos in the morning, yun lang nakita, patay na at wala na damit sa panibaba. Diba, nakakagalit itong maganitong mga news sa atin sa Pilipinas. Alam niyo po, sa totoo lang, ano ba talaga ang pagbabago na nangyari sa atin? Isang term lang ba yung kaginhawaan sa Pilipinas? Pagkatapos ng termino ng dating presidente, balik tayo sa gawa natin? Mga pulis, nasaan na kayo? Bakit hindi nyo bantayan ang bawat sulok ng Pilipinas, lalo na yung madidilim, para walang ganitong krimen na nangyayari, di ba?